na gagawa tayo ngayon ng banana blossom or bulaklak ng saging. Ito siya, guys. Saka pala, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa akin, mag-subscribe muna kayo at huwag kalimutang i-like and share. Pindutin ang notification bell para update kayo sa aking mga susunod na video. Ito na, guys. Una natin gagawin dito ay ito nga pala yung mga ingredients natin. Meron tayong soy sauce, vinegar, at saka sugar. So, ang una natin gagawin dito ay ibabalot natin dito sa cloth. Dito. Balot natin. Ganito yan, guys. Papakuluan natin ng 5 minutes. Ganito yan, guys. Para hindi magkalat. Papakuluan muna natin ng 5 minutes. After 5 minutes, babalikan natin. Ito na, guys. After 5 minutes, ito na ang nangyari. I-drain muna natin gamit ang colander. I-drain muna. Pagkatapos i-drain, imimix na natin ang mga samtap. A few moments later. Ayan, guys, na-drain na natin. Ilagay na natin ang soy sauce. Ito naman yung vinegar. Saka ang sugar. Halu-haluin lang natin. Hanggat sa mahalo lahat. Ganito lang yun, guys. Very easy lang paggawa ng banana blossom o kaya bulaklak ng saging. Hindi pa tayo dito natatapos. Ibababad muna natin ito overnight. Ibababad natin overnight. Pagkatapos natin ibabad ng overnight, ibibilad natin sa araw. I-drain muna bago ibilad sa araw. Siyempre. Okay na to, guys. Balikan na lang natin after 24 hours. Guys, after na natin maibabas sa mga ingredients niya, ibibilad na natin sa araw. Hintayin lang natin na ma-dry.
dry na siya, pwede na natin tanggalin siya sa araw. Ito na guys, ang aking banana blossom. Dried na siya after ko siya ibinilad sa araw. Ito na ang result. Pwede na siyang ihalo sa adobo. Oh, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa akin, huwag niyong kalimutan i-subscribe nyo na. Hit the notification bell and like and share. Thank you for watching.